Grande Bangista, BCS3A. Hi, I'm Angelita Espeltas, BCS3A. Hi, I'm Freddy G. Alicante, BCS3A. And we are a group 2. Good day everyone, today we will tackle about processor molecule. So before that, how this processor molecule allocate CPUs to jobs? So, process manager performs job scheduling, process scheduling, and interrupt management. So, in single user system, processor is busy only when user is executing. At all other times, it is ideal. Pag sinabi single user system, from the word single, paisa-isa silang pumapasok. And then proceed tayo sa in multi-programming environment. In multi-programming environment, processor must be allocated to each jobs in a fair and efficient manner. So, from the word multi-programming, from the word multi, so, sabay-sabay silang pumapasok. Ngunit, efficient manner. So, yun na nga. Then, next, additions, processor manager allocates CPUs to jobs based on scheduling algorithms. Nakabase lang siya sa mga algorithms na nakalagay doon. So, each algorithm has its common criteria for selecting next jobs to run, such as arrival time, priority, or job length. The goal is to optimize system performance by efficiently utilizing CPU resources and minimizing job length lines. So you know. The next is basitize some important terms. So pasok doon yung program, process or the task, and then the threads of control or threads. And lastly, the processor or the CPU are the central processing units. So, pag sinabi program, it is the set of instructions that can be executed by the computer. Kung baga, it's a piece of code which is a single line or million of lines. Yun yung tinatawag natin program. The next is the process. What is the process? Process is also known as a task. So, process is an instance of program being executed. Multiple processes can run concurrently. So, yun yung sinasabi natin process. So, next is the threads of control or the threads. So, ano nga ba yung threads na tinatawag? When we say threads, it's the smallest unit of execution within a process. A process can have multiple threads, and these threads share the same resources, like memory, space, but run independently. Threads within a process can communicate more easily than separate processes. Yun yung kinatawag natin threads. Then, next is the processor, or the CPU, or the central processing unit. Ano nga ba yung CPU or the processor? Pag sinabing processor, is the hardest component responsible for executing instructions of a computer program. Ang CPU, our central processing unit, ay kilala din bilang isang brain ng isang computer. Ang CPU ang halos gumagawa ng lahat ng ini-input ng isang user. From a simple mouse click, button press sa keyboard, up to experience seconds of instruction na tinatawag din nating program. So yun yung tinatawag nating CPU, or the process, or the central processing units. So, proceed tayo sa multi-programming. Multi-programming requires that the processors be allocated to each jobs or to each process for a period of time and be allocated at appropriate level. And now, processor manager has two sub-manner. Ano nga ba ito? Yung two sub-manner ng processor manager is sub-scheduling versus process scheduling. So, ano nga ba yung job scheduling sa process scheduling? So, pag sinabi natin job scheduling, in charge of job scheduling. In addition, the purpose of job scheduler is
to manage the execution of job or task in a bunch of processing system. So yun, example of job scheduler. Consider a system where multiple programs are submitted in a batch. The job scheduler organizes and schedules the jobs for execution. For instance, a batch of data processing tasks submitted overnight. So yun yung halimbawa ng job scheduler. So now, let's proceed the process scheduler. Process scheduler is in charge, from the word process, is in charge of process scheduling. In addition, process scheduler have a focus. Process scheduler manage the execution of processes in an interactive or time-sharing system. Example, in a multitasking environment, the process scheduler decides which processes gets the CPU time. For example, in a desktop operating system, if you have multiple application running concurrently, the process scheduler determines how much CPU time each application receives. So yun yung halimbawa natin ng process scheduler. In summary, job scheduler deals with managing batches of jobs in a non-interactive environment, while process schedulers handles the execution of processes in an interactive or sharing system. Yun yung pinagkaiba ng job scheduler sa process scheduler. Good day, everyone. Today, I'm going to discuss the CPU cycle and I/O cycle. Ano nga ba ang CPU cycle? CPU cycle refers to the basic operation a central processing unit performs to execute instruction. It includes fetching instruction from memory, decoding them, executing the actual operation, and sharing the results. Each instruction typically takes one or more CPU cycle to complete. At ano nga ba ang I/O cycle, or also known input-output cycle, refers to the process of transferring data between a computer's central processing unit and external device, such as storage, memory, or peripherals. During an I/O cycle, the CPU manages the exchange of data, sending or receiving information to or from these external components. The cycle typically involves the CPU issuing commands to initiate data transfer, waiting for the operation to complete, and then proceeding with another task. Input-output operations are crucial for a computer system to interact with the external world, enabling tasks like reading from or writing to storage devices, receiving input from a keyboard, or sending output to a display. The efficiency of I/O operation can impact overall system performance. Makikita nyo po dyan sa screen, dyan nyo po makikita kung paano gumagana ang CPU cycle and I/O cycle. Ngayon, pumunta naman tayo sa sunod na tatalakayin nating topic, which is the Poisson Distribution Curve. Ano nga ba ang Poisson Distribution Curve? The Poisson Distribution Curve is a probability distribution that describes the number of events that occur within a fixed interval of time or space. It is often used to model rare events that happen independently. The distribution curve is characterized by a single parameter denoted as lambda, which represents the average rate of event occurrences. Ngayon, ay dumako naman tayo sa I/O bound at saka CPU bound. Si I/O bound jobs such as printing a series of documents have many brief of CPU cycles and long I/O cycles.
Ayon on jobs, this means that a significant portion of the job's time is spent waiting for input-output operations to complete. While the CPU is briefly utilized for processing during intermittent intervals. In the context of printing documents, the CPU may be involved in task formatting or organizing the print job. But the majority of the time is dedicated to waiting for the actual printing process, which is an IO operation to finish. Ibig sabihin ito, isang malaking bahagi ng oras ay trabaho na inilalaan sa paghihintay para sa mga operasyon ng mga input-output na matatapos. Samantalang ang CPU ay maikli lamang na ginagamit para sa pabinsang pagproseso. Sa konteksto ng pag-print ng mga dokumento, ang CPU ay maaaring kasangkot sa mga gawain tulad ng formatting o pag-ayos ng trabaho sa pag-print. Ngunit ang karamihan ng oras ay inilalaan sa paghihintay para sa aktwal na proseso ng pag-print na isang operasyon ng IO upang matapos. Ang CPU bound naman, jobs such as finding the first 300 prime numbers have long CPU cycles and shorter IO cycle. Ang mga trabaho CPU bound tulad ng paghahanap ng unang 300 na prime numbers ay mahabang mga siklo ng CPU at maikli lamang sa IO, sa IO bound. Ang ibig sabihin nito, ang malaking bahagi ng oras ay inilalaan sa masusing paggamit ng CPU habang ang mga siklo ng IO ay maikli lamang. Sa kaso ng paghahanap ng mga prime numbers, ang CPU ay binibigyan ng masusing trabaho sa pagproseso ng mga kalkulasyon para makuha ang mga prime numbers. At mga pagpapatakbo ng IO ay nagiging mas mabilis o maikli lamang. Ang kabuuang epekto ng lahat ng mga siklo ng CPU mula sa parehong IO bound at CPU bound ng mga trabaho ay halos umaangkop sa isang kurbang distribution ng Poisson. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang processor manager at ang middle level scheduler. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang processor manager? Processor manager often referred to as a process manager or task scheduler is a component of an operating system responsible for managing and scheduling process or task that are competing the CPU, which is the CPU central processing unit. Resources, its primary role is to efficiently allocate CPU time among various processes to ensure smooth and fair execution. Here's a brief overview of how processor manager works. Process scheduling. The processor manager uses scheduling algorithms to determine the order in which process get access to the CPU. Common scheduling algorithms include first come first serve, which is the FCFS, and shortest job next, which is the SJN, round robin, and others. Priority assignment. Some system allows processes to have priorities, and the processor manager assigns CPU time based on their priorities. Higher priority process get preference in execution. Context switching. When the processor manager decided to switch from one process to another, it performs a context switch. This involves saving the current state of the running process and loading the saved state of the next process to be executed. Interrupt handling. The processor manager handle interrupts generated by the hardware or other process. Interrupts can signal events such as the completion of IO operation or the expiration of a timer, prompting the processor manager to
evaluate the process scheduling. Fairness and efficiency. The processor manager aims to provide fair access to CPU resources for all process and optimize the overall system performance. It balances the need for responsiveness and throughput. In summary, a processor manager plays a crucial role in multitasking environment, ensuring that multiple processes can efficiently share the CPU's processing time while maintaining system stability and responsiveness. Ngayon po ay dumako naman tayo sa middle-level scheduler. Middle-level scheduler is in highly interactive environments, there's a third layer called middle-level scheduler. Middle-level removes active jobs from memory to reduce degree of multi-programming and allows jobs to be complete faster. So, ang middle-level scheduler ay tinatanggal niya po ang mga active jobs sa memory to reduce degree of multi-programming and para mapagbigyan and allows jobs to be completed faster para mas mapadali ang trabaho ng para mas mapabilis ang trabaho. Kung ihahalin tulad natin ang process ang low level scheduler sa middle level scheduler, ang low level scheduler assigns the CPU to execute process of those jobs placed on ready queue by job scheduler. So ang ano naman, ang middle-level schedulers removes active job from memory to reduce degree of multi-programming and allows jobs to be completed faster. Di hamak na mas madali ang middle-level scheduler kasi tinatanggal niya yung mga active jobs from memory to reduce degree of multi-programming and allows jobs to be completed faster para mas mapadali ang trabaho. Now, we'll be discussing job and process status. In job status, there's 5 stages. Hold, ready, waiting, running, and finish. So, ano nga ba ito? Pag sinabi natin hold, a job is in the hold state when it's not eligible for execution. This might occur when a job is first submitted to the system but it's not ready to start running. The job could be waiting for a certain condition or resources to be met before its transition to the ready state. So sabi dito, yung hold down state sa ating job status, ito yung kung saan nire-read muna ng system lahat ng prerequisite niya para papunta siya sa ready status o sa ready stage. Yun yung kailangan, halimbawa, nag-process tayo ng task sa ating computers, sa ating system, pero sa to na pag-process natin is may mga prerequisite pa siya. Halimbawa, kailangan ng output and kailangan ng input. So, doon, kinukumpile muna yun or kinukulect muna sa hold stages. So, next is ready. So, ano nga ba ready? In the ready state, a job is prepared to execute but is waiting for the CPU to become available. Jobs in this state are waiting in a queue for their turn to be scheduled and run on the CPU. Dito naman daw sa ready stage o sa ready state, ito naman yung kung saan hindi pa siya nag-running o hindi pa siya pinaprocess, pero waiting na lang siya na magkaroon ng available sa allocation sa memory or sa running stages. Pagka may available na doon, saka naman siya papasok o magta-transition from ready to running. Next is waiting. Ano nga bang waiting? The waiting state indicates that a job is currently in a pause or wait condition. This will be due to the job waiting for specific events such as the completion of an input-output operation or the availability of a particular resource. The job remains in the state until the required conditions are met. So, kanina, sa hold is
kinukulit nyo pa yung mga prerequisite, dito naman sa waiting is same lang din. So from hold to ready, tapos waiting naman. Nangyayari lang yung waiting kapag ka, yung task natin is may minimum siya na condition. Yun yung may mga prerequisite sa task natin na inputs and outputs. Bago siya mag-transpose na naman or transition into ready state. So mamaya ipapaliwanag ko yan sa ating diagram. So let's proceed to running. A job enters the running state when it's actively being executed by the CPU. During this phase, the instructions of the job are being processed and it's utilized the CPU resources. So dito, ito na yung nangyayari na running or ito na yung pagpaprocess ng task na sinabit natin o sinabit ng system. Dito, nagkakaroon ng mga computation or mathematical equation sa algorithms natin. So, siya yung nagtatrabaho ng mga computational sa ating system. So, let's proceed to the finish. Ano ba ang finish? Finish state signifies that the job has completed its execution successfully. At this point, the job has finished its task and its resources are typically deallocated. The operating system may perform cleanup activities and may update accounting information. So finish, ito yung extermination or nag-terminates na ng task. Ibig sabihin na ito, tapos na. So kung kanina sa discuss na sa job scheduler o sa job prog process, sa job ay nag-allocate sila ng memory sa ating nag-allocate sila ng space sa ating memory. Dito naman sa finish, pagkatapos na i-process na meet ng mga conditions sa waiting, pagkatapos na i-process yung ating task, ay tineterminate niya na at di-allocate na yung task sa ating memory. So mawawala na siya doon. So, these states collectively represent the life cycle of a job within a computer system. From the time it's initial submitted to its final completion, the transition between these states are managed by the operating system, scheduler, and are influenced by various factors such as resource availability, input and output operation, and the schedule algorithm in use. So, yun nga yun. In-explain na kung paano tumatakbo ang life cycle ng job within the system o sa ating system. Kung paano ba nagpa-process yung job sa ating system. Okay, for better understanding, I have here a diagram. As you can see, as sa ating screen is job and process status. So, ito na yung diagram nung kanina yung in-explain ko na hold, ready, waiting, running, and finish. So, first, mapupunta mo na ang job or ang task sa ating hold. So yung sabi ko nga kanina, hold, ito yung nagko-collect ng mga prerequisite ng task. So from hold, magta-transition ito to ready. So nakalagay na admitted, ibig sabihin, sinubmit na ng system yung task papunta sa ready state. Sa ready state or ready stages, dito na nangyayari yung waiting ng ating task na magkaroon ng space sa CPU natin upang makaproceed siya sa running stages. So from ready into running, so pagdating sa running stages, ito na nga yung sinasabi natin na nagpo-compute. Ito na yung napaprocess ng ating task sa ating system. So from ready stages into running stages. So sa running stages, dito nga nangyayari yung mga computational sa ating system kung saan pinaprocess na yung task. Ito na yung nagtatrabaho ng ating system. So, dito, sabi, scheduler, dispatch. So, sa ready, dinispatch na doon ng scheduler papunta sa running para ma-process na ang task na binigay natin. So, from running, pupunta naman sa waiting. Input or output or event wait. So, ito na yung nagko-collect din siya ng mga prerequisite or kinukulit niya na kung meron pa bang input, output sa ating task. Then, kapag na-comply na yung mga kailangan ng task na ibalik, babalik siya sa ready stage. From ready stage, pupunta naman siya sa running.
At if ever naman magkaroon ng interruption or ma-interrupt ang ating pag-process, from running, pupunta naman siya sa ready state. So maghihintay na lang naman siya na magkaroon ng ready na yung system natin na para i-process siya. So from ready to running na naman. At pagtapos na yung i-process yung ating task, kompleto na, na-meet niya na lahat ng condition, is pupunta na to sa finish stage. Sa finish stage, ito yung terminate niya na, di-allocate niya na yung task sa ating memory. So, that would be all for the job and process status. So, let's proceed to the next topic. So, let's proceed to the process control block or the PCB. Process control block or PCB, data structure that contains basic info about the job. Process identification, process status, process state, and accounting. Process identification, each process in an operating system is assigned a unique identifier to distinguish it from other processes. This identification allows the operating system to keep track of and manage individual processes. So, sa process identification, it is a unique name. So, para tayong nagkaroon ng anak at papangalanan natin siya ng unique name na magdi-distinguish na anak natin siya. Or papangalanan natin siya ng unique name na walang kapareho sa iba. Or example na lang sa programming. Sa programming, di-declare tayo ng variable. Tinatawag natin na declare variable declaration. Sa variable declaration, hindi tayo pwedeng mag-declare ng name na magpakapareho. Dapat, every value has its unique name. So, yun lang din ang process identification sa PCB. So, sunod naman is process status. Sa process status, hold ready, running, waiting, the process status indicates the current state of process. Common states include hold, the process is not currently eligible for execution. So, kagaya ng explanation ko kanina, ang hold, yun yung ang process ay hindi pa siya eligible for execution. Kino-collect niya pa yung mga prerequisite na kailangan ng ating task. So ready state, as ready, the process is prepared to execute but is waiting for the CPU. Sabi nga ng explanation ko kanina, ang ready state ay ready na siya pero hindi pa siya pwede i-process kasi nag-aantay pa siya na magkaroon ng available slots sa ating process, sa ating system. Next is running. The process is currently being executed by the CPU. So, ito na yung i-execute ng ating CPU. Dito na nagkakaroon ng computation kung ano pa kailangan ng ating CPU na i-process sa ating task. Then, waiting. Waiting, the process is waiting for an event or resources. So, ito yung nag-aantay pa, nag-collect pa siya ng mga input-output or kumuha pa siya sa ating mga resources such as drive or anything na storage na kailangan ng CPU para may process na isang task. Next, let's proceed to the process state. This includes various pieces of information about the process such as process status word, contains flags and information about the current state of the process. So, ano lang siya? Para lang siyang badge or logo ng ating eskwelahan na nag-identify na tayo ay estudyante ng The Best Scout. Sa process status word, contains flag and information about the current state of the process. So, kumbaga, imagine lang na lang natin na from hold, pumunta siya sa ready state. So, may makikita tayo ng flag na identification na yung task natin is nasa ready state na siya. Then, register contents. Contents of CPU register associated with the process. Main memory information, details about the memory space allocated to the process, to the process. So, main memory information daw is ito yung kung ilang memory space na na-allocate sa ating processor o sa pagpaprocess. Resources, information about the resources allocated to the process such as files, device, and etc. So, kung saan ba siya inallocate ng system yung ating task. Process priority. The priority assigned to the process which is can influence in scheduling. So, let's proceed to accounting.
PCBs also include information related to resources, usage, and accounting in such as CPU time. CPU time daw is ito yung kung ilang amount ng CPU time ang na-consume sa pagpaprocess. Total execution time. The total time the process has been running including the both CPUs and waiting time. So ito na yung time, total execution time, kung kailan in-execute. Kailan in-execute at kailan natapos. From start to finish is yun yung total ng ating total execution time. Ang included lang dito is from running and waiting. So kung kanina ang CPU time is kabuuan, the CPU time has process consumed. Then sa time execution naman is time lang sa pag-execute ng ating task. Input and output operation. The number of input and output operation the process has been performed. So ito yung number ng input and output sa operation natin kung ilan ba yung input and output sa ating operation. Number of inputs records win. Relevant to process involving data input. So ito lang naman yung number ng mga in-input natin, in-input ng system sa ating task. O in-input ng system sa ating task. By maintaining a PCB of each process, the operating system can efficiently manage the execution of multiple processes, handle context switching, and allocate resources appropriately. The PCB serves as a central repository of information that facilitates the coordination and control of process in a multitasking environment. So, ang PCB, in general, ang PCB, ito yung nagkocontrol ng ating task. So, kung hindi po natin napapansin, o hindi talaga natin siya napapansin, lahat po ng operating system, lahat po ng CPUs, lahat ng PC, laptop, even phone, lahat po na may processor, hindi po natin napapansin na isa-isa lang palang pinaprocess yun. Ano nga ba yung sinasabi ko? Kung hindi nyo pinahintindan, for example, sa ating laptop, sa ating phones, nag-YouTube tayo, nagpapatutok tayo sa YouTube, nagda-download tayo ng movie, at the same time, naglalaro tayo or nagpa-program. May tatlo tayong ini-execute ng sabay-sabay. Sa pagkakalam natin, sabay-sabay yun. Pero ang totoong nangyayari sa ating CPU is isa-isa niya pong pinaprocess yun. Pero hindi lang natin siya napapansin dahil sa napakatuli niya na pagprocess. So isa-isa, halimbawa, una, nagpapatutok ko sa YouTube. Mabilis lang yung papasok sa kanya na data, ilalabas niya. Sunod naman yung movies na dinadownload mo. So nagsasabay-sabay yan. Tapos, hindi siya nagsasabay-sabay, isa-isa siya. Sunod naman, yung pinaprocess niya is yung games mo na nilalaro. Yun yung CPU cycle na hindi natin napapansin. Akala natin, pinagsasabay-sabay ng system lahat ng ginagawa natin, pero hindi pala. Isa-isa niya yung pinaprocess yun na napakabilis ng hindi natin napapansin. So yun yun. Kaya minsan kapag masyadong marami tayong ginagawa sa ating laptop, sa ating computer, sa ating cellphone, pagka marami tayong naka-open sa reset, minsan bumabagal yung ating cellphone. Bakit bumabagal? Kasi marami yung pinaprocess ng ating ng ating CPU. Isa-isa siyang pumapasok at lumalabas. Tapos, overload siya, yun yung minsan cause ng ham. So, yun. So, process control, siya yung nagko-control ng CPU. Pag-process ng CPU. Next, let's proceed to PCBs in QA. PCB of job created when a job scheduler accept it. Updated sa job goes from beginning to termination. So, dito sa PCB, ina-update ang job goes from beginning to termination. Ito yung kapag may antas natin is may in-update tayo. Halimbawa na lang, ito yung pagpaprocess ng halimbawa, kagaya ng sabi ko kanina, nanonood tayo ng YouTube, isa-isa niyang pinaprocess yun, at the same time, ina-update niya yun. Kapag halimbawa may, halimbawa sa YouTube, pinaprocess niya yung YouTube, tapos
in-exit natin, nag-next tayo, isa-isa niyang i-update niya naman yun. Na sabihin, nag-next na, iba naman yung ipaprocess niya or etc. Ganon, from beginning to termination. So, queues use PBCs to track jobs. So, hindi na natin pahihirapan yung sarili natin. Ibig sabihin lang na yung queues PCB to track jobs, ito yung queues must be managed by processing scheduling policies and algorithms. So, ginagamit ang queues sa PCBs instead of directly managing jobs, the system manage PCBs and queues. A queues and data structure that follows first and first out IFO principle, meaning the first PCB to be added to the queues is the first one to be perceived. So, sa queues daw, ito yung PCB. Kung kanina yung PCB, siya yung nagkocontrol ng ating job. Andun yung iba ng mga process. Pagka pumunta naman siya sa queues, kung anong PCB yung naunang pumasok, is yun yung unang i-manage ng queues natin. So, yun lang yung PCBs in queuing. Next one is the process scheduling policies. Before operating system can schedule all the jobs in a multi-programming environment, it must resolve three limitations of system. Sa process scheduling policies daw is may resolve three limitations of the system bago daw ang operating system can schedule all jobs. So ano ba yun? Ito yung finite number of resources. Some resources can be shared once they allocated. Some resources require operator intervention. So, ano ba ang finite number of resources? Many resources in computer systems such as disk drives, printers, and tape drives are finite in number. There are only limited quantity of these resources available. In a multi-programming environment where multiple processes are running and concurrently, the operating system must manage and allocate these resources judiciously. This involves keeping track of which resources are currently in use, which are available, and deciding how to distribute them among competing processes. Next is non-shareable resources. Some resources are allocated to a process cannot be shared with the other process. Printers are classic example of such non-shareable resources. Once a process begins printing a document, it usually needs exclusive access to the printer until the printing is complete. This exclusive introduces challenges in resource allocation and scheduling. The operating system must ensure that a resource is not allocated to multiple processes simultaneously, preventing conflicts and data corruption. So once daw na naparan na natin or nag-start na yung pag-printing ng ating process, non-shareable resources na siya. Next is resource requiring operator intervention. Resource requiring operator intervention. Certain resource such as tape drives may require manual intervention by an operator, for example, loading a new tape into a tape drive or unloading a complete tape often requires human intervention. The operating system needs to manage these resources by coordinating with the operator when necessary. It must also account for the fact that some process may be paused or waiting for resources that are not immediately available due to the need of operator actions. So, ito naman, resources requiring operator intervention. Sabi nga, operator intervention. So, sino ba yung operator intervention? Ito yung tayo. Tayo yung users. Tayo yung operator. So, for example, nag-install ka, ito nga, tape drives. Or ano lang, nag-install ka ng driver ng printer. O kaya nag-install ka ng Visual Code, IDE, application. Diba, before ka mag-proceed talaga sa application, kinakailangan muna ng operator. Kinahala natin i-manage yung mga setups ng ating ano. Kagaya na lang sa pag-virtual box, before ka mag-proceed talaga sa virtual box, is kinahala mo muna i-setup siya. Kailangan mo muna i-setup isa-isa at nag-propose yung system natin kasi kailangan nga ng operator intervention. So tayo yun. Tayo yung mag-setup, mag-click, mag-next, mag-ilang GB,
ilang space yung i-allocate natin. So tayo yung nag-o-operate nun. Addressing this limitation involves implementing effective resource management strategies within the operating system. This includes the development of algorithm for resource allocation, tracking the status of resources, and implementing mechanism to handle situations where resources are not immediately available or need manual intervention. So in summary, the finite nature of resources and non-shareability of certain resources and the needs of operator intervention in some cases present challenges for the operating system in a multi-programming environment. Overcoming this limitation requires a careful resource management to ensure efficient and fair utilization of available resources among competing processes. Yun yung tatlong kailangan sa process scheduling policies, na yun yung mga limitation na kinakaharap ng ating process scheduling. So that's it for my discussion. Ngayon po ay talakayin naman natin ang process scheduling algorithms. Dito ay nakasaan ang first come first serve, shortest job next, priority scheduling, shortest remaining time, round robin, and also the multiple level queues. Ang tatalakayin po natin ngayon ay first come first serve. Ang first come first serve, nakasaan din dito ang non-preemptive handle jobs according to their arrival time. The earlier they arrive, the sooner they serve. Simple algorithm to implement, use a FIFO kiosk, good batch, good for batch system, not so good for interactive ones, turnaround time is unpredictable. So ano nga bang ibig sabihin ng non-preemptive? Ang non-preemptive po ay bawal siyang ma-interrupt dahil kung sinong unang dumating, siya yung ang pagsisirbihan. I'm gonna give you an example about the first come first serve. Let's consider a simple scenario with three process arriving in the order P1, P2, and P3. The P1 arrival time is 10 ms. The P2, ang arrival time niya ay 2.2 ms. Ang arrival time naman ng P3 ay 4 ms. In first come first serve, the P1 would be the first to execute since it arrived first. After the P1 completes, P2 gets the CPU, and finally the P3 runs after the P2 finishes. The sequence of execution would be P1, P2, P3. This illustrates the basic concept of first come first serve, where the process that arrives first is the one that gets executed first, following the order of arrival. Sa first come first serve ay kung sinong unang dumating, siya yung unang matatapos. At siya rin unang pagsiservihan, dahil ito po ang ginagawa ng first come first serve. Ngayon po ay dumako naman tayo sa shortest job next or SJN. Ang shortest job next is nakasaad rin dito ang non-preemptive, which is hindi rin siya may interrupt handle jobs based on length of their CPU cycles time. Useless to schedule process with shortest time. Optimal gives minimum average waiting time for a given set of processes. Optimal only when all jobs are arrival. Optimal only when all jobs are available at the same time and CPU estimates are available and accurate. Doesn't work in interactive system because users don't estimate in advance CPU time required to run their jobs. Ang shortest job next ay kung sino ang may maikling trabaho ay yun ang inuuna ng CPU. Example na lamang, consider three processes with the following total process time. Process A, 6 ms. Ang process B, 8 ms.
Ang process 3, which is the 3 MS. Ang process 3 would be selected first. A process 3 would be selected first since it has the shortest total processing time. After C completes, A and B follow in order. The sequence of execution would be the sequence of execution would be C, A, B, showcasing how SGF prioritizes processing based on their total processing time. Mas inuuna niya yung maikling process kasi ito ang trabaho ng shortest job next. Kaya sinabi dito na execution would be CAB kasi si process C, ito yung may pinakamadaling process kaya siya yung nauna. At yung A, kasi siya yung pangalawang may maikling trabaho kaya siya rin ang inuna pagtapos ng C. At yung B naman, siya yung pinakauli kasi siya yung may pinakamalaking trabaho kaya siya yung pinakauling ginawa. Round robin. Isa siyang preemptive. Pag sinabing preemptive, may kakayahan siyang pahintokin ang current processing task dahil meron siyang ipaprioritize na another task. Kumbaga, so yun na nga. Round robin used extensively and iterative system because it's easy to implement. Pag sinabi natin round robin, is not based on job characteristics, but on predetermined slice of time that's given to each job. Ensures CPU is equally shared among all active processes and it is not monopolized by any one job. So pag sinabi natin round robin, meron tayong tinatawag na time slice. Ano nga ba itong time slice? Ang time slice is called a time quantum. Time quantum, tinatawag din natin yung time limit sa ating, halimbawa, meron tayong process. Kumbaga, meron tayong process na bawat process ay meron siyang time limit. Or ang time limit na yan is tinatawag din time quantum. Yun yung tinatawag na time quantum. So, time quantum size fraction to system performance, halimbawa 100 milliseconds to 1 to 2 seconds. Yun yung pinatawag natin time quantum. So that's all. In addition, in round robin scheduling, each process is assigned a fixed time slot or quantum. The scheduler cycle through processes allowing each one to execute for each allocated time before moving to the next. This ensures fairness as each process gets an equal share of the CPU. Yun yung tinatawag natin round robin. Later on, magbibigay ako ng halimbawa about sa round robin. So, example. Suppose you have a 3 processes, P1, P2, P3, each with a time quantum of 20 milliseconds. The scheduler will execute P1 for 20 milliseconds, then switch to P2 for 20 milliseconds, and finally to P3 for 20 milliseconds. The cycle repeats. Yan yung tinatawag natin ng round robin. Halimbawa, every process have a time limit 20 milliseconds. Kumbaga, sabi dito, si P1 meron siyang 20 milliseconds to execute the process na papunta sa CPU. Which is, after niya mag-execute galing sa CPU, switch to P2. Then, si P2 naman yung mag-execute ng 20 milliseconds. Kasi yun yung binigay natin yung quantum time sa kanila. After naman ni P2, mag-execute within 20 milliseconds, proceed naman tayo kay P3. So, pabalik-balik lang siya hanggang matapos yung process niya. Yan yung tinatawag natin round robin. Multiple level views during algorithm
help manage the execution of processes in a way that optimizes system performance and ensure fairness. So yun lang yun. Yun and yun lang yun. So, tapos na po ako mag-discuss. Doon lang nagtatapos yung aking discussion. Thank you. And thank you sa pakikinig. Salamat. Now I'm back. I will be discussing cache memory. Cache memory. What is cache memory? Cache memory is a type of high-speed and quickly accessible memory that is designed to bridge the speed gap between a fast CPU or the central processing unit and the slower main memory or the RAM. Its primary purpose is to enhance overall system performance by storing a copy of frequently used data in a location that can be accessed more rapidly than the main memory. For elaboration, let me give you an example. For example is, kapag ka nag-scroll tayo sa social media, sa ating favorite social media, Facebook, Instagram, TikTok, kung napapansin natin, even though na wala na tayong internet connection, pero pag inopen natin yung application, may mga nakikita pa rin tayong mga recent. Mga nakikita natin ng mga recent na nilike natin, recent na mga newsfeed, mga posts sa newsfeed. Yung mga recent na nakikita natin is yun yung mga nasave sa cache memory. So, bakit nga ba may cache memory? Ang cache memory is design or purpose niya para mas mapabilis ang performance. So, dahil sa ang CPU at ang memory is ang CPU matulin, then memory is sabihin na natin kahit mataas siya, pero medyo may medyo mabagal pa rin talaga siya. Kasi ang CPU kasi, 'di ba, milliseconds lang siya tumatakbo. Well, ang memory naman kasi is medyo mabagal, kaya nilagyan nila ng gap or nilagyan nila ng cache memory in between para ma-resolve yung gap between speeds. So for better understanding, let's break down how cache memory works. So, one is elevating speed differences. CPUs can process data as much faster rate than the main memory can supply it. So, dito pa lang, sinasabi dito na napakatuling daw ng CPU mag-process kaysa sa pagsusupply ng RAM papunta sa CPU natin. So, to address these speed differences, cache memory is placed between CPU and the main memory. The idea is to have a smaller, faster memory that can quickly provide the CPU within the data it needs. So, dahil sa memory, ang ginawa nila is gumawa sila ng smaller version ng memory para mas mapabilis ang pag-retrieve. Kasi for example na lang, kung malaki yung storage natin, malaki yung capacity ng ating memory, syempre yung CPU natin, milliseconds lang yung tumatakbo. Then kung magsusupply yung memory natin, medyo mabagal kasi nga mataas yung capacity niya. So malaki yung i-scan niya, mahaba yung pag-process niya, kesa naman sa smaller lang ang capacity, mas mapapabilis niya ma-retrieve at i-process yung information galing sa cache. So, frequently used data. Cache memory's first copy of that CPU is likely to live in the near future. This include frequently used instruction data or other information that programs access regularly during its execution. So, yun yung explanation ko kanina, or example ko kanina na yung mga recent natin na nakikita sa ating social med, sa ating pag naglalaro tayo ng Mobile Legend, halimbawa nagkakaroon ng interruption, nawala ng internet connection, wifi connection, napapansin natin na gumagalaw pa yung character natin sa ML. Pero kahit gumagalaw yung character natin, hindi na siya nakakonect sa internet, gumagalaw pa rin yung character natin. Yung mga nakikita natin yun yung nakalagay sa cache memory. So kahit hindi na... Kasi yung pag-ano natin for better elaboration na lang, pag naglalaro tayo, may downloads and uploads yan.
yung downloads, yun yung mga information galing sa network na pupasok sa ating cellphone. Tapos halimbawa, kinontrol natin yung character natin, gumamit tayo ng first key, i-upload niya naman yun sa network. Tapos ibabalik naman kung ano yung magiging result nun. So ganun yun eh, pumapasok. Kaya pagka sa internet connection natin, meron tayong up and down na sign, yun yung downloads and uploads. So yun yung frequently used, yun yung nakikita natin, yun yung recently na nasa cache memory. Then, easily accessible memory. Cache memory is designed for a quick access. It's much faster than a main memory because it's often built with a high speed SRAM or the static RAM access memory. Technology is located close to the CPU. So, diniscuss na natin yung SRAM sa ating memorying sa ating SDF ba? Okay, so, na-discuss na natin siya. Hindi ko na masyadong elaborate kung ano pa yung SRAM. So, sabi nga dito, nilagay yung cache memory malapit sa CPU para mas mabilis ang pag-retrieve niya. Hierarchy of memory. Computer system typically have multiple levels of cache. L1, L2, L3. So, sa cache memory, may tatlong level daw ng cache memory. L1, L2, and L3. Each with varying size and approximately to the CPU, L1 cache is smallest and fastest. Yung level daw ng level 1 daw ng cache, yun yung smallest and fastest while located directly to the CPU. So located daw siya directly to the CPU. While L3 cache is larger but slightly slower. Often shared among multiple CPU cores. So the lower the level, the smallest and the fastest. The higher of level, the larger of capacity and the slower. So yun lang yung pinagkaiba ng tatlo. Kumbaga, yung pinakamaliit, yun yung pinakamas mabilis kasi maliit lang yung capacity na nandun eh. Kung papiliin ka. For example, nahulog yung pera mo, sabihin natin 1,000 kaya kinala mo ngayon hanapon. Pagka ano, halimbawa, yung L1 natin, smallest baga. Option mo, may tatlo kang option. L1, L2, L3, same lang sa hierarchy of memory na yung L1, smallest and fastest. Then, papunta sa L3 na larger and slower. So, kung maghahanap ka sa, halimbawa, sa wallet mo lang, sa bag mo lang, yun yung L1 natin, smallest and faster. Siyempre, kung maghahanap ka sa bag mo lang, mas mabilis saka maliit lang yung capacity. So, mas mabilis mo siya makahanap doon, kung nandun man. Option 2 mo naman, isa hanapin mo sa rooms nyo, or sa dormant, sa boarding house nyo. O di ba, medyo mataas yung capacity niya, pero mas mabagal ang pag-process mo, yung paghahanap mo ng pera mo. Halimbawa naman, paano naman option 3, yung L3. Larger and slower. On option 3, imagine mo na lang na buong devices ka, hahanapin mo yung 1,000 pesos mo. Libibutin mo para hanapin yung 1,000 pesos mo. Di ba mas mabagal? So, yun lang yung differences ng tatlo. Next, let's proceed to cache hit and cache miss. When the CPU requires data, the cache is checked first. If the required data is found in the cache, cache hit. The CPU can retrieve it quickly. If the data is not in the cache miss, it needs to be fetched from the main memory in copy, may be placed in the cache for the future use. So, example, no, ang ibig sabihin pala neto, it explained that, mamaya i-explain ko na lang sa diagram, I'll show you a diagram para mas maintindihan natin. So, doon ko na siya i-explain. By using cache memory, computer system can reduce the time it takes for the CPU to access frequently used data, improving overall system performance and responsiveness. Cache managed strategies such as algorithm to decide which data to store and when to update the cache play a crucial role in optimizing system efficiency. So I have here
a diagram, as you can see sa ating screen, meron tayong CPU. So yun yung ano nagpa-process ng atin nung ating jobs or the task. So from CPU, meron tayo diyang cache control. Cache control, heap cache memory. Okay, so ito na yun. Explain ko na sa inyo. From CPU daw, pagka may kailangan siyang retrieve na information, una niyang chinecheck. Unang-una niyang chinecheck ang cache memory. Halimbawa, kailangan ng CPU na information about sa profile mo. Unang-una niya i-check yung cache memory. Tapos, kapag nakita niya yung sa cache memory, ang tawag doon is cache heap. So, pag nakita niya sa cache memory, i-retrieve o ibabalik niya sa CPU. So, nakita niya sa diagram na from cache memory, cache control, nag-heap siya, cache memory, bumalik siya sa CPU. Paano naman kung hindi niya nakita sa CPU? Hindi niya nakita sa cache memory. Yun yung tinatawag natin na cache miss. So, pupunta naman siya ngayon sa main memory. At pagkatapos na pumunta sa main memory, pupunta siya sa CPU. Pagka na-retrieve niya na yung info, babalik naman siya sa cache control at magsisave siya doon ng portion or na isisave niya yun doon sa cache memory for the near future na gagamitin naman siya. So, yun yung sa cache heap and cache miss natin. So, yun na, explain ko na. So, let's proceed to another topic. Next, and the last topic of our discussion is interrupts. What is interrupts? Interrupts what? Is... Ano nga yung interrupts? Interrupts is yun yung kapag nagkakaroon ng interruption system. For example, kagaya na nangyari. Yun yung one of the interruption example. Ang interruption kasi is nangyayari sa ating process. Ang pagka may pre-process tayo at pagka nagkaroon ng interruption, uunahin ng system yung interruption tapos ibabalik yun sa ready state. So yun yung interruption. Kagaya na nangyari, in-entertain ko muna yung interruption, then pagkatapos nyo, nag-proceed naman ako sa aking discussion. Yun yung nangyayari kapag yung task natin is nagpa-process tapos nagkakaroon ng interruption, babalik siya sa ready state at pupunta na lang sa running. So let's proceed. Types of interruption. Interruption. Sa types of interruption, meron tayong illegal arithmetic operation. Example nito, yun yung mga divided by zero. Yun yung mga, kumbaga, error talaga kung iisipin. Yung mga equation or algorithms na nagkakaroon, nagre-result as zero sa last. Illegal jump instruction, attempts to access protected storage location. Nagkakaroon tayo ng interruption kapag yung jump is gusto niyang mag-penetrate sa isang protected area or protected storage. So, nagkakaroon tayo doon ng interruption. Another is describe the stored types of interrupt. Pass the user as error message. Yun yun. So, kapag ka nagkaroon na interruption, now let's proceed to interrupt handler. Describe the stored type of interrupt. Pass the user an error message. So, kapag napapansin natin sa ating mga pag-download, sa ating ginagawa natin sa ating system, pagka nagkakaroon ng interruption, may nagpa-pop up na message. Yun yung nagsasabi na, halimbawa, your download was being interrupted. Halimbawa, ganun. May nakikita tayong message. Yun yung describe and store type of interrupts. Save state of interrupt process. Value program counter mode specification and contents of all registers. So, sinisave daw save state of interrupt process. Yung na-interrupt na process, sinisave yun. Then, next is process interrupts. Send error message in state of interrupt process to user. Yun nga yung kanina sabi ko na nagsisend na error message yung systems para sa user na marid kagits ini-indicate doon kung saan state siya na-interrupt. Halt program execution. So, pag-execute daw na process ay humihinto yung pag-execution ng ating program. Release any resources allocated to the job are released. So, yung mga na-allocated sa jobs is nire-release muna yun.
nire-release muna, binabalik muna siya sa ready state, tapos bago naman sa running. Job exits the system. So, job exit the system, ang job daw is lumalabas na. O, kumbaga kanina, ang mali pala, yung sabi ko sa release and resource allocated to job release, pag na-deallocate na siya, babalik siya sa hold. So, maghihintay naman siya ulit para maging mabalik siya sa ready state. Program resumes normal operation. So, sabi nila, processor resumes normal operations. So, yun yung sabi ko, na kapag nagkaroon ng interruption, lalabas muna siya, babalik muna siya sa ready state, tapos, na-deallocate, mag-wait naman siya na magkaroon ng available slot para sa process. So, that would be all for the topics for the chapter 4, processor management. I hope you learned something from our discussion. Thank you, guys.